Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang platforma sa digital broadcast. Visayas, Mindanao, hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Sa bawat oras at araw na lumilipas, may mga pangyayari na hindi dapat nakakaalpas. At sa bawat usapin, marapat lang na ang mga ito'y ating napagtutuunan ng pansin. At higit sa lahat, nararapat lang na ang mga ito'y ating inilalahad at inilalatag upang malaman at ating maipabatid sa mamamayan. Isyu ng Bayan. Ito ang siyang maglalahad ng mga kaganapan sa mga lugar na pinangyarihan. Isyu ng Bayan. Magbibigay daan sa mga mahalagang pakikipanayam sa mga taong nasa likod ng mga usapin. Isyu ng Bayan. Lahat ng mga pangyayari mula sa mga hiwaga ng anomalya, kababalaghan sa korupsyon, hanggang sa mga ipinagbabawal na droga. Ang lahat ng ito ay ilalatag dito sa Isyu ng Bayan. At ngayon, narito na ang inyong lingkod at tagapamagitan, si Gerry Acuno. Okay, magandang tanghali po sa lahat ng listener ng Isyu ng Bayan, ha, mga ka-Isyu ng Bayan, yung mga avid listener natin, Luzon, Visayas at Mindanao, binabati po natin ng magandang tanghali o magandang hapon sa inyong lahat. At syempre yung lahat ng mga kasamahan natin sa ating bagong platform sa BSCC, sa Broad Streamcast Communicators, binabati natin ng magandang tanghali sa lahat ng mga nakamonitor sa programang Isyu ng Bayan. Ako, marapakarami po nating pag-uusapan ngayong araw ng Sabado at pangalawang araw na po ng ECQ, yan nga sa National Capital Region at siyempre yung mga karating bayan, kasama po yung lalawigan ng Rizal ay naka-ECQ at yan, lalawigan ng Laguna. At marami po tayong mga kapanayam mamaya, ang mga ka-Isyu ng Bayan. Marami po tayong mga special guests at ating mga kapanayam dito sa ating nasabing programang Isyu ng Bayan. Ha? Siyempre, nandiyan na rin yung LGU at saka PNP. Ha? Nandiyan nga si tayo mamaya ay patungo at lilipat tayo at ating mga kapanayam dyan sa lalawigan ng Laguna. Ha? Ang isang butihing mayor na diyan sa bayan ng Kalayaan. Atin pong mamaya ay kukunan ng kaunting detalye dahil nga po sila ay sakop ng ECQ. Yung sinasabi nga natin, mga ka-Isyu ng Bayan, yung bayan ng Kalayaan. Ha? Siyempre, nandiyan si Mayor Sandy Laganapan, diyan po sa bayan ng Kalayaan. Atin pong mamaya ang lilipa rin
ha, at tutunguhin ang programang Isyu ng Bayan. Kung ano ba ang mga paghahanda na ginagawa ng kanilang tanggapan sa lalawigan ng Laguna sa bayan ng Kalayaan, Laguna. Ano? At siyempre mga ka-Isyu ng Bayan, hindi rin mawawala. Siyempre yung mga PNP. Ha? Diyan sa PNP, sa bayan ng Kaintarisal at atin din malalaman kung ano din ang kanilang mga paghahanda. Diyan nga sa nasabing bayan ng Kainta at ang bayan ng Kainta ay malapit po sa Metro Manila. Ha? Kumbagay, yan po yung unang-unang bayan dito sa lalawigan ng Rizal. Ha? At alamin natin mamaya kay Police Lieutenant Colonel Orlando Carag, ha? Yung Chief PNP ng bayan ng Kainta Rizal. Ha? Kaya mga ka-Isyu ng Bayan, napakarami po natin magiging guest ngayong araw ng Sabado. At mamaya po mga ka-Isyu ng Bayan, at tutungo rin tayo dyan sa bayan ng Taytay Rizal, atin ding makakapanayam yung isang butihing konsihal, ha, na dapat tumakbo ng mayor. Matagal na pong konsihal si Kuya Jean na Resurrection. Ha? Taga na po sa panahon. Kung tawagin po niya sa bayan ng Taytay ay si Kuya Jean Resurrection. Napakarami na po niyang naiambag dyan sa bayan ng Taytay. Mamaya po, aalamin din natin sa kanya kung ano ang paghahanda ng bayan ng Taytay. At siguro po, nagtataka po yung ating mga kababayan at bakit hindi po yung mayor. Eh kasi ang mayor po niya, napakahirap kahagilapin, napakasipag. Ha? Yan sa bayan ng Taytay. Kaya yung pong kanyang number one konsihal na magaling sa bayan ng Taytay, si Kuya Jean. Mamaya po, alamin po natin kay Kuya Jean Resurrection kung ano po ang paghahanda, ang ginagawa yan sa bayan ng Taytay na nasakop dyan pa rin sa MECQ. At mamaya babalik tayo, tutunguhin uli natin ang lalawigan ng Laguna dyan pa rin sa Barangay San Antonio, bayan ng Kalayaan. Pupuntahan natin yung isa rin masipag. Ha? Sabi na kaya nasabi natin masipag, eh lagi po sila nagpapaninis ang kanilang kapaligiran at sa kanilang barangay dyan sa bayan ng Kalayaan, Barangay San Antonio, kay Kapitana Ming Asidilio. Mamaya po mga ka-Isyu ng Bayan, atin pong aalamin sa kanila kung ano mga ang mga paghahanda ng kanila. Eh atin pong sinubukang tawagan yung mga kapitan, ha? Diyan sa mga lalawigan. Ang problema po yung mga ibang kapitan, mga isla, mga ibang sinasabing mga ano, mga ka-Isyu ng Bayan, yung mga ibang kapitan, maraming mga kapitan na mga isnabero eh, ha? Na pagdating ng eleksyon, tsaka sila nagkukumahog, ha? Na maghanap ng mga media para makatulong sa kanila, lalo na po ngayon mga ka-Isyu ng Bayan. Social media na po ngayon ang labanan ngayon pong nalalapit na eleksyon, kasi bawal po ngayon maglalabas mga ka-Isyu ng Bayan. Tandaan po natin ang Delta variant at COVID-19 ay naku, malawakan pa rin pong gumagala sa kapaligiran at sa buong bansa, sa buong Pilipinas, sa buong mundo mga ka-Isyu ng Bayan. Kaya nakakatakot po yung sinasabing at pasukan, ha, sa mga papublikong paaralan sa bansa ay tuloy-tuloy na sa September 13 ayon sa DepEd. Eh malalaman po natin kung yan po ay pwede sa face-to-face. Ha? Baka po balik tayo dun sa ano na naman tayo, ha? Balik sa computer. Ha? Siguro po hindi pa panahon para ang ating mga mag-aaral, sa ang ating mga estudyante ay mag face-to-face, kasi nakakatakot nga po yung sinasabing Delta variant. Kaya mga ka-Isyu ng Bayan, malalaman po natin yan at siguro po magbibigay ng guidelines bago po dumating yung September 13. At yun nga po ang pahayag na siguro po ay ngayong school year, ha, 2021-2022 po ito, ay pag-uusapan po ito ng siguro ng marami pang bagay na dapat pag-usapan hinggil dito mga ka-Isyu ng Bayan.
At mga kaisinong bayan, yun nga po ang ating isang dapat pag-usapan ngayon. Tungkol nga po dito sa, naku eh, kayo ho ba eh, nakita ho ba ninyo yung nagkaroon ng siksikan na wala yung distancing ng mga mamamayan natin dahil nga po dun sa natakot, ha? Natakot po yung mga kababayan natin, mga kaisinong bayan, dahil nga po dun sa sinasabing naglabasang fake news, ha? Na yung hindi na babakunahan ay may posibilidad na hindi makakuha ng ayuda at hindi makalabas ng bahay. Yan po ay fake news, mga kaisinong bayan. At yan po yung isang naging dahilan kaya po nagkaroon ng stampede, ha? Yan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, ha? Kaya mga kaisinong bayan, bago po tayo bumunta sa isang lugar na hindi naman natin alam kung tama yung ating napakinggan o napanood doon sa mga sinasabi ng social media, mga kaisinong bayan, ay dapat po muna ay ating suriin mabuti, ha? Eh, diyan nga po sa lungsod ng Antipolo, nagkaroon din ng dagsa, ha? Sa Las Piñas at diyan sa Quezon City, sa Metro Manila. Sa bayan, ha, diyan sa lungsod ni Isyu, Mayor Moreno, ha, ay nagkaroon po ng pagdaksa ng mga tao, ha, nung pong nakaraang araw. At tayo po ay kinatatakot natin, tayo po ay nag-iingat, tayo po ay gustong umiwas doon sa sinasabing COVID o Delta variant. Eh lalo po siguro kung magkakaroon ng hawahan kung ganyan po ang nagiging sistema. Kaya mga kaisinong bayan, sana po, bago po tayo pumunta sa isang bagay, eh ate po muna suriing mabuti. Kung tama po ba yung ating napapanood o napakinggan, tayo po ay magtanong-tanong. Kasi mga kaisinong bayan, napakahirap. Kung kayo po ay nagkaroon ng nahawa na po kayo, siyempre ang apektado po ang inyong pamilya. Ayun po ang isang malaking problema mga kaisinong bayan. Kaya mga kaisyong bayan, nako eh nakakatakot po itong kaso ng COVID-19 ngayon sa buong bansa at marami po ang naitala kahapon, ha, o nung araang araw, 10,623, ha, yan po ay naitala kahapon, ha, dito sa ating buong bansang Pilipinas. Kaya mga kaisyong bayan, dapat po lagi natin pag-isipan ang ating gagawin bago tayo lumabas ng ating tahanan, ha. At mamaya mga kaisinong bayan, sa bawat lugar na ating makakapanayam ay atin pong aalamin sa kanila kung ano po ang mga paghahanda na ginagawa ng kanilang mga nanunungkulan sa bayan, ha? Ngayon nga po, sinabi ko sa inyo, dyan sa lalawigan ng Laguna, sa bayan ng Kalayaan, at dyan po sa bayan ng Taytay, sa bayan ng Cainta Rizal, at alamin natin mamaya. At tayo lang ay magkomentaryo ng pansamantali. At siyempre mga kaisinong bayan, yun nga pong sinasabing paglabas, ha, at pagpasok, ha, na hindi yung hindi priority, ha, ha, yung mga sinasabing kung ikaw ay apor o hindi ka apor ay hindi ka po pwedeng lumabas o hindi mo po pwedeng ipagmaneho ang iyong kasambahay o kasama sa bahay o amo. Basta sa madalit salita, pinapayagan na po yan. At yan nga po, nagpaliwanag na po ang ating Chief PNP hinggil po sa mga bagay na yan. At batiin muna natin yung kanina pang nagmonitor sa ating programa sa Isyu ng Bayan, si Rachi Boom Minjola. Hello po, from Australia. Yan po sa Australia, ha, mag-iingat din po kayo. At pinabati po natin ang magandang tanghali yung mga taga-Australia. At nakamonitor po sa programang Isyu ng Bayan. Sana po lagi kayong mag-monitor sa ating programa dito sa Isyu ng Bayan, sa BSCC, sa Broadcast Stream Communicators. Napakarami po niyo malalaman at magiging aral, ha? At binabati rin natin si Fortune Bear dyan sa bansa ng Kuwait, ha? Mga tiga-ibang bansa ay nakamonitor sa atin ngayong araw ng Sabado, mga kaisyo ng bayan. Binabati po natin na magandang
tanghali o hapon dyan sa inyong lugarin. At si Ricky Tisoy watching sa programa rin ng Isyu ng Bayan. Tuloy po tayo mga ka-Isyu. Basta lahat ng mga naka-monitor sa atin, ha, mag-iingat po tayong lahat, ha. At mamaya po, iisa-isahin nating ang tabaya o tawagan, ang tabayanan po ninyo, yung ating mga sinasabing mga special guests o mga panauhin, ha, pandangan dito sa ating programang Isyu ng Bayan. At kanina nga pong madaling araw, naggala po ang ating Chief PNP, si Police General Eliezar, at nag-survey doon sa mga pampasaherong mga sasakyan. Ano, may mga pinababang pasahero sa sobra kasi. Minsan po mga ka-Isyu ng Bayan, hindi po alintana ng mga driver na yung kanilang mga pasahero ay nagsasabita ng nag-over capacity. Eh siyempre mga ka-Isyu ng Bayan, ang iniiwasan nga po natin, yung pong pagdikit-dikit ng ating mga kababayan. Kasi nga po, kaya nga po tayo nag-ECQ kasi nga, para maiwasan po natin na magkaroon ng hawahan o yung sinasabing kadena. Ha? Kung yung po yung mga sasakyan na pampasahero jeep, ay hindi po natin papansinin, hindi po natin na paghihigpitan, posible po mga ka-Isyu ng Bayan dahil yung nga pong iba, napapansin natin, walang mga plastic barrier. Kinakalimutan na nila maglagay kasi sabi nga nila nakaka-istorbo pa, ha? Doon sa mga pasahero. Dapat nga po talaga merong tayong sinusunod na protocol. Ang problema nga po sa ibang mga kababayan natin na mga matitigas ang ulo na hindi sumusunod sa mga protocol, mga ka-Isyu ng Bayan, ay yun ang isang naging problema po natin. Kaya mga ka-Isyu ng Bayan, yung pong mga pasaway, ha? Mga pasaway na kababayan po natin, wag po natin ipanalangin na magkaroon na sila ng COVID kasi matitigas ang ulo. Ha? At ayun nga po, paliwanag po ni Yusek Eplimaco, ha? Dingsing the Third, Department of Interior Local Government, na yung lahat po ng mga magkakaroon ng ayuda, ha? Sa iba't ibang lugar, sinasailalim, yung mga nakasailalim na sa ECQ, ha, yun lang ang mabibigyan mga ka-Isyu ng Bayan. Hindi po kasama tayo na mabibigyan, ha, dahil tayo po ay nadyan po tayo sa lalawigan ng Rizal at ECQ po dyan, baka hindi po rin ulit tayo makatanggap. Sa bagay, tayo po naman simula, hindi nakatanggap na sinasabi nilang ayuda. Okay lamang po yun, basta ang importante po, makarating. Ang problema po, yung sinasabing ayuda na napakatagal na po, hanggang ngayon, hindi pa po natatanggap ng mga ating kababayan. Kaya mga ka-Isyu ng Bayan, kung yung ayuda sinasabi nila, paano pa yan? Paano nila magagamit yan kung hanggang ngayon hindi pa na ipamibigay doon sa mga nangangailangan? At pasamantalang lilipari natin ang lalawigan ng Laguna at ating hahanapin kung yung ating special guest ay ando na sa kanyang tanggapan. Pasensya na po kayo kasi nakaisa po ang inyong lingkod dito sa loob ng istasyon at kasi nga po ay bawal po yung maglapit at kasi nga po tayo hindi na nag-face mask at hindi na tayo nag-face shield kasi nga po palibasa na kaysa na lang po tayo sa loob ng opisina, sa loob ng ating studio para tayo po yung maluwag ng mga kilos, mga ka-Isyu ng Bayan. Ha? At mga ka-Isyu ng Bayan,
Sana mga kaisyo ng bayan, yung pag yung pagdating ng ating mga sinasabing pambakuna, dapat magpabakuna na po tayo mga kaisyo ng bayan. Kasi marami nga po magdarating nga ng mga sinasabing pambaksin, ha? Ngayong araw at sa susunod na mga araw. Standby, ako si Arjun. Ipapasok muna rin. Mag-monitor ka muna, ipapasok ako muna. Ayan, mga kaisyo ng bayan, sabi ko nga po sa inyo, at ating dadaguhan ang bayan ng Taytay, kung saan ay ating makakapanayam ang isang butihing magaling na kunsihan, ha, na inaabangan ng kanilang mga kababayan dyan sa bayan ng Taytay. Ha, si kung tawagin ay si Kuya Jean, ang kuyang ng bayan ng Taytay, Rizal. At ating alamin sa kanya kung ano ba ang mga paghahanda dyan sa bayan ng Taytay, ngayong sakop na ang bayan ng Taytay ng MECQ. Consier Jean, magandang tanghali po. Live po tayo sa programang Isyu ng Bayan ni Gerry Acuno. Magandang hapon po, Kuya Jerry. Ay, magandang. Go ahead po. Magandang hapon, Kuya Jerry, at mga ating pong mga kapakinig sa Isyu ng Bayan. Magandang hapon po sa inyo. Opo, live po tayo, Consier Jean, dito sa ating programang Isyu ng Bayan at sa Broad Streamcast Communicators. Ano, dalawang oras po tayong magkukwentuhan dito sa ating programa. Ano ho ba ang paghahanda dyan sa bayan ng Taytay? Na ngayon po ay nasako po ang bayan ng Taytay. Ngayon pong naka-MECQ. Actually, bago pa magkaroon ng deklarasyon ang national government, oo, ay may mga informasyon na na pinararating sa mga bayan-bayan na maaari na magkaroon ng pagtigpit. Dahil sa tinataas na bilang ng COVID patient. Pero mas marami ang Metro Manila na nagpapakasunod sa ating sarisal, hindi pa masyadong gaano. Dahil ang worried tayo dahil sa napakalapit natin sa Maynila. Dahil pa man, tayo po inagenda, hindi lamang po kayo tayo, ngayon po lahat po ng bayan na malapit sa Metro Manila ay natanda. At itong paghihigpit, lalo po tayong nagkaroon ng mga public information discrimination, lalo na po ating kapulisan, lahat po ng force multiplier na pwedeng gamitin para po ma-disseminate ang mga regulasyon nilalabas ng IATF. Ito lamang kahapon, ang problema namin, ang dami pong interpretasyon na lumalabas doon po mga bagong IATF regulation. Kaya po medyo nalilito yung mga tao. Nagulat mo ba kayo? Nagulat kayo? Nasakop kayo ng MECQ? Nabigla ho ba? Ay, hindi naman yung bilang ng COVID patient sa ating po. Kasi yan? Na-announce na lang sa TV, sa radio, pagdating ng regulation, iba na naman po ang nakasulat. Nalilito po kami. Tapos yung pong kapulisan, umaaksyon nang hindi mo po nag-coordinate sa iba sa lokal, may sarili po silang utos galing sa taas. Sa nalilito po yung paano po ba magiging tamang implementation.
Kunsel Jean, ibig mo sabihin, kumikilos ang ating mga kapulisyan dyan sa bayan ng Taytay na hindi walang coordination sa inyo sa LGU? Nung pinapalaginawan kami, at last din, tinatanong namin, ano po ba moto sa inyo? Ito po moto sa amin, ganito. Bakit po sa binababang o binansa na IATF, para hindi po yata pareho in transformation. Sila po ro ay may ganit order sa kapulisyan. Naintindihan naman po namin ang pagkakaunawa po ng mga lokal na binaw-direkta sa kapulisyan ang security na dati-rati ibinababa sa mayor at sa kapitan. Ngayon, umaksyon itong mga kapulisyan, hindi na po namin pinipil. Kailangan po yan eh, no? Pero, nabulat kami kahit yung ibang kapitan, nagpatawag na inipin yung tinatawag nila yung mga head ng mga tanod, yung force multiplier. Medyo hindi po yata na-inform ang mga kapitan o ang mayor. Pero hindi po namin ito pinipiit. Alam po natin kailangan. O siguro nabigla po tayo pare-pareho sa bilis ng mga utos. Overnight lang po nang dumating ang mga tumakang utos, hindi po ba? Kaya medyo kailangan lang po talaga masynchronize ang information para hindi po nalilito ang mga tao. Kumusta po naman ang ating cases dyan, ang COVID-19? At meron po ba dyan, meron po bang nahawa dyan ang Delta variant sa inyong bayan, sa bayan ng Taytay Rizal, Kunsel Jean? As far as DOH at ating pong municipal head office, wala pong officially na na-record na meron na pong Delta variant sa Taytay. Although yung pong ating COVID patient, malaki na pong ibinabara itong mga nagdaang buwan. Wala na pong 50 yung naging active na COVID patient Taytay last month. Ngayon, medyo pumataas na naman po. Dahil nga po itong pagpasok itong Delta, hindi na po natin alam. Baka nga po Delta variant na yung nakahawa yung mga tao. Dahil matagal po bago malaman. Ang implication po ng may sakit ay Delta variant. O karaniin po yung naunang variant ng COVID, di po ba? Kunsel, Kunsel Jean, diyan sa bayan ng Taytay, particular diyan sa Tsanggihan, marami ho tayong mga nagiging bisita na mga na mamamimili. Lalo na po diyan, lalo pong magkakaproblema kung wala pong coordination na nangyayari diyan sa inyo, lalo-lalo na po diyan sa mga sinasabi ko, diyan sa Manila East, na napakaraming mga dumadag sa mga mamimili at sa iba't ibang bayan ang gagaling. Napakahirap po ng ganyan na Kunsel Jean. Actually, sa ngayon po naman, hanggang mula po kahapon, hanggang ngayon, ang oras na ito, ay kinaklarify po namin ang mga regulasyon. Para po maalis po yung mga pag-aalala nila, ano po ba ang dapat sundin. So ngayon, kausap na po ang mga organizers ng mga tangge. Sila man po din ay worried kung magbubuka sila o hindi dahil natatakot din po sila. Ngayon, sabi nung namin, kung ano po ang regulasyon naman ng IATF, susundin na lamang po nila nang wala pong nagiging problema sa seguridad ng mga tendera, ganyan din ng mga mamimili. Kunsel, mga ilang tao na po o mga ilan na po ang nababakunahan dyan sa bayan ng Taytay? At ang balita ko po ay hindi pa po yata kayo nabibigyan ng pangbakuna na para sa inyong mga kababayan dyan sa bayan ng Taytay. Sa nagdaan dalawang linggo po, nagalan po ang ibinaba ng DOH. Nagalan din lang naman po sa Taytay, maging sa ibang bayan po. May isang linggo halos wala akong ibinaba. Nung nagnaba po sila, ay panlimalimanda, 1,000, ang kailangan po ng Taytay ay halos 300,000 bakuna. Kung bumababa ka na po sa Taytay, ay nasa 10% po lamang po na bakuna, nasa 30,000. Ang total, almost ang total po, Kunsel Jean, yung lahat ng kabuuan, ng total dyan sa bayan ng Taytay, 30 dose lang ang ipadala. 30,000. Ngayon po, inasahan po namin yung pagbaba.
Kung sinabi nilang report ng isang araw na 3,000 sino ba? Oo. Ngayon po, i-roll out na po yung bukas. Oo. May limang vaccination center po sa bayan nito. Sa bawat barrio po, may vaccination center. Mga ilang bayan, dyan sa bayan ng ilang barangay po, dyan sa bayan ng Taytay, kung si Algin, ang posibleng mga hindi pa nababakunahan, mga ilang porsyento. Ibig mo sabihin, kung si Algin, yung 30,000, kanino lang yun? Paano yung mga kababayan ninyo dyan na mga frontliner? Yan ho ba yung mga na-injection na? Katulad po ninyo, kung si Algin, kayo ho ba yung nabakunahan na? Yung pong frontliners, yung pong ibig ba naman po yung mga makunya, alam po ng araw-araw. Nauna naman po yung mga A1 at A2, hindi nga po ka makatama. Bawal na po mga elected official, hindi po ba? Ngayon, nung unang buwan, ano kaya naman nangyari? Parang ayaw pa ng mga taon. Magpapakuna. Kaya, ang doon pa, ng ito namang mga direktiba ng DOH, nahihirapan kami i-roll out dahil may mga regulasyon bawat kamot, hindi ko ba? So, hindi po, nakalipas ang isang buwan, ang gusto ngayon ng DOH, pag hindi nyo makubos yan, hindi namin kayo bibigyan. So, kung hindi ko nagpabakuna yung mga tao, in-roll out po namin sa mga subdivision. Kasi ang alam po natin dito, mga alam po natin dito kung si LG, na sabi nga po ay compulsory. Ha? Ibig sabihin, kung ikaw ay gusto mo, posibleng ikaw ay magpabakuna. Ay ang lumalabas nga po dito ng mga nakalipas, kaya nagkaroon ng problema nga at nagkaroon ng stampede niya sa Metro Manila, sa iba-ibang bayan na sa lalawigan din sa national, at sa pati nga po sa lungsod ng Antipolo, ay sinasabi nga, naging mandatory yung kwento. Kaya nagkaroon ng pagkakalito ng ating mga kababayan at nagkaroon ng natakot dahil nga po sa sinasabing ang hindi rin mababakunahan ay hindi makakalabas ng bahay at hindi makakakuha ng ayuda. Kaya dyan po ba sa Taytay, wala ho bang mga ganitong cases? Kung siyan? Meron din po. Meron po. Nagulat yung mga tao, dami nag-memiste, nagagamit sa amin. Nagla-lockdown ba? Ganyan. Paano yung bakuna? Ito po, sana gusto namin ipaliwanag sa mga tao. Sa katatayuan din ng bawat LGU, hindi lamang po siguro bayan yung Taytay. Kung namin pong nilinigin ang mga sunod-sunod na direktibang ipinababa ng IATF at ng DOH pagkos sa bakuna, ay medyo nagkakaroon komplikasyon. Ito po ah, tsaka sunod din kwento. Nung unang buwan, kukunti ang nagpapagbakuna. Ang sabi nila, pag hindi kayo nakaubos, hindi namin pinibigyan. Yung po sinasabing compulsory. Yung po yung sinasabing compulsory. Ang mga tao siguro, ngayon, sabi ng namin, kaysa naman buhiyan yung gamot, ibigay na namin doon sa kahit hindi, kasi A1A ko lang ang una eh. Opo. Tapos sabi na, sige, kaso niya, bigay sa mga senior citizen, yung mga government kung mag-BPTs, bigyan na. Nang makita ng national government na mabagal ang rollout, ito po, for the record, nagbabako sila ng direktiba. At nakalagay po doon ang mga rules nila. Pero bandang huli, sinasabi nila, kung mahihirapan pa, best practice na. Parang binigyan ng konting duwag ang mga LGU. Parang ganun. Kaya po nausi ang walk-in. Pinayagan ng ibang mayor na dahil wala naman nagpapasaktan sa mga pinatawagan, hindi pumupunta Natatakot. Natatakot doon sa sinasabing niya. Baka yung epekto, ko siya. 200 ang tatawagan sa isang vaccination center, ang dadating wala pang 10. Yung nga sinasabi ko, compulsory. Ang sasayang yung bakuna. Oo. Na-expose yung bakuna Bawal. Kaya ubusin. Oo. Ngayon, nang gumawa kami ng best practice, ang bawal ng video, para finish yung kumubos. Aba, iba kayo pinsa masayang yung bakuna.
O ngayon siguro nakita nila din sa iba't ibang bayan kahit sa ibang probinsya. Eh pagka hinigpitan natin ang musko yung mga rules, ba matatagalan bago natin mabakunahan ang mga Pilipinas, ang buong Pilipinas. Matatakot, natatakot. Kung ginawa nila yung best practice. Oo. O ngayon, nagbababa na naman ang bagong rules. Dahil kailangan hinigpitan na naman. Eh ngayon, ang problema ngayon, lahat ng tao gusto ng mabakunahan. Parang gusto naman yung bakuna. Oo. Parang hindi na natatakot yung mga kababayan natin. Eh, kasi una, takot sila ngayon. Gusto nila mabakuna. Oo, dahil nakita nila. Alam mo, Uli Jerry. Oo. Uli Jerry, noon pa sinasabi ko, darating ang panahon niya na yung sa uni lang yan nakakot ang tao. Pero pagdating ng panahon, wag ko naman, forgive my words, sabi ko nga, baka mag-tongge yung mga tao, magtabulo, vaccination. Dahil gusto ko mabakunahan. Oo. O yan, nangyari na. Naging zombie na nga yung mga tao sa paghahanap ng bakuna, hindi doon sa pagkakabakuna. Oo. Oo, Kuya G. Ngayon, nakakatakot ngayon, nakakatakot yan. Opo. At, alam mo Kuya Jean, sa napapansin natin ano, dahil alam natin na yung bakuna ng mga nakaraan eh nagkaroon nga ng problema no sa mga nakaraang taon, pero itong ang ano, nagkaroon ng pagdududa kasi Kuya Jean dito sa pambakuna dito sa barrios sa mga sa Delta Barrios sa pang-COVID eh, ngayon nakita nila okay na eh, ha? Kaya nagdadagsa na ngayon ang mga mamamayan kung saan-saan lugar para magpabakuna. Eh, totoo. Mahirap na lang magpaliwanag sa mga tao na maraming factors ang kinukonsider ng gobyerno tungkol sa bakuna. Mm-hmm. Yung una, yung effectivity ng bakuna, sabi nila, hindi, ang dami kumukwestiyon. Uh-huh. Eh, iba't ibang klasiko yung bakuna ang dumarating sa bansa. Mm-hmm. Yung iba, namimilit pa. Diba? Yung iba naman, eh, kung ano na din ang dahilan, hindi pwede sa abroad ito. Ito ang kailangan namin sa abroad na bakuna. Ayaw nyo sa ino pa, dapat i-Pfizer. Ang gulo, iba, gusto Johnson-Johnson lang, ayaw nyo iba. Eh, ito na gawin natin. Hindi naman po tayo nakakapamili ng bababang... Nung ibababa, nung darating. Oo. Oh. Mm. Oo. Mm. Ano na mababa sa bawat bayan? Oo. Oh. Kuya Jean, alam ko, meron kayong meeting ngayon at nabala nga kita. Baka ako, meron kang mga panawagan na gusto malaman. Dyan, malaman ang iyong mga kababayan sa bayan ng Taytay. Si Kuya Jean, ang isang magaling na konsehal sa bayan ng Taytay. Sa susunod, sana maging mayor ka na, Kuya Jean. Ay, nako, Kuya Jerry, maraming salamat sa pagkakataon na ganito. Uh-huh. At kahit ang kanina, kapagpatulungan tayo sa mga kababayan natin. Mm-hmm. Pero kami naman po dito sa lupal na pamahalaan, hindi po kami nagpapabaya. Marami pong dapat nakunawain ang ating mga kababayan sa mga nangyayari. Hindi po namin hawa ang lahat ng pagkakataon, sitwasyon. Uh-huh. Pero hindi po kami nagdadahilan o tumatalikod sa aming tungkulin. At sa panayan, patuloy ang aming pagawa ng mga lokal na kakas para maisaayos ang ating pong mga kanilang at panunong mga pandemya. At sa katunayan, sa akin po, ako po bilang isang sangonsehal, check mo po sa record ng sanggunan bayan, sa loob na nakalipas na isang taon, itong medyang taon na panahon ng pandemic, nakagawa po ko ng 17 ordinansya, 28 resolusyon. Para po sa pagkasaayos ng mga pangangailangan natin sa pandemic ayon sa kakayanan ng ating pong lokal na pamahalaan ng bayan ng Taytay. Kaya patuloy po kami pakikiusap, mag-ingat po tayo, hindi pa po tapos ang pandemic. Marami pa po tayo pagdadaan at tulong-tulungan po natin ito. Okay, Consul Jean, maraming salamat at sa pagbibigay mo ng kaunting oras dito sa aking programang Isyu ng Bayan. At kung tayo ay kung kayo ay may mga bagay na gusto niyo ipahaabot, iparating sa ating mamamayan, narito po ang programang Isyu ng Bayan, Kuya Jean, at naghahandang umagapay.
Maraming maraming salamat po yun, Terry. At alam po naman na kayo ay labi na ni Kagapay. At kung ano man din, ang kaya ni Tony na akin po kusina, personal o prima ang pumpi ko eh, nakahit na naman tayo. Alam mo naman po yun, Terry, sa haba natin sa panahon dito sa mga munisipyo, nakalimang termino na akong kusyal. Ang last term ko na nga uli ngayon, eh, tingnan natin ang mga susunod pa, kung ano ang ating pamaibabahagit. At sabi ko nga, saan natin pag-usapan ng politika, yung iba'y puro politika, pero picture. Sabi ng iba, bakit ko yun din wala ka sa picture? Eh, sabi ko, pasensya na kayo, hindi ako po sa Jenny, kaya hindi ako nagpupukos. Ay, ang totoo niya, Kuya Jin, ang pansin natin, ano, yung iba mga pa-picture-picture nga lang eh, ha? Mga photo-ops lang eh, yun ang ginagawa, mga pa-picture-picture doon sa mga nakita nating mga ginagawa, sa mga baha, sa mga bagawaing bayan. Eh, minsan nga, hindi kita nakita sa mga ganun eh. Eh, dapat nga, sabi ko, Kuya Jin, sabi ko nga, sa tagal mo na dyan sa serbisyo bilang isang konsehal ng bayan ng Taytay, aba, eh, siguro naman panahon na para ikaw ay tumaas sa iyong rango para naman mas laro mong matulungan ang iyong mga kababayan. At sana'y mabigyan ka ng pagkakataon ng iyong mga kasamahan na ikaw ay mabigay mo naman yung iyong goal para sa iyong bayan ng Taytay. Sana nga alam mo naman, Jerry, tayo handa kahit anong posisyon. Pero sabi ko, ang panahon ngayon, ang ating po pinagbubuhay ng pansin ay pandemic. Although, hindi naman tayo perfecto, malapit na naman ang filing of candidacy. Ang mga national officials ay nagpapormahan na din. Tayo naman po, kahit anong posisyon, wala akong problema, kahit tayo pang lokal, kahit pang barangay, pwede rin po tayo. Kung talagang para saan tayo inalagay ni Panginoon, nakanda naman po tayo at hanggang mag-ukol ng panahon para sa ating mga magbabayan. So, tingnan natin sa mga darating pang mga araw, Kuya Jerry. Yes, oo. Kita, ano ang naging mag-uusap? Dalawa, Kuya Jerry, yung pagpipilihan natin. Isang pang loka sa LGU, sa pag-mayor, pwede kang pang barangay. Dalawa, kasi mag-last termino ka na eh. Mahirap naman yung mapipending ka na wala kang bakit? Ikaw naman kahit naman wala ka sa politika ng mga panahon ng ikaw hindi ko mandidato marami ka rin tinutulungan doon nga ako natutuwa sa mga Totoo naman yan, pwede basta ngayon tungkol sa ating pabahay at panupa, tuloy-tuloy yan kahit hindi ako nakaupo. Ayun nga po, maraming salamat Consier Jean at mabuhay kayo dyan, ingat po kayo sa inyong ginaganap na meeting ngayon. Salamat, salamat, Jerry. At sa susunod pagkakataon, tayo magkita-kita ulit. Okay po, maraming maraming salamat, Konsehal Jean, dyan sa bayan ng Taytay Rizal. Ha? Yan po ang napakasipag na isang konsehal. At simula po ay ating nakita yung kanyang pagtulong kahit po noong mga panahon hindi siya umandidato, hindi siya nag-try. Pero siya po ay talagang gustong-gusto ng mga kanyang kababayan dyan sa bayan ng Taytay. Si Konsehal Jean Resurrection. Napakasipag na konsehal po yan. Napakarami pong naipatupad na at naipasok na batas niya sa bayan ng Taytay. Palakpakan natin si Konsehal Jean. At naku, talagang sinabi ko nga sa inyo mga kaisyo ng bayan. Ayan, ha? At kahit na papano, nakuna natin ng kaunting panayam, ha? Si Konsehal Jean ng Taytay Rizal. At sa susunod po, pasyala naman natin ang lalawigan ng Laguna at baka makakapanayam natin yung butihing mayor dyan sa bayan ng Kalayaan, si Mayor Sandy. Halaga na pa kung hindi busy yung mama ay baka makuha natin yung kanilang ano. Thank you.
Ayan, tuloy tayo mga kaisimbayan, mga nagda-drive si Mayor Kapitan Mayor Kalbo, ah si kami Mayor Sandy Laganapan, baka kasalukuyang bumibiyahe at mamaya ko ating tatawagan si Mayor. Ano, Kernel, standby. Mr.Gerry Acuno, Isyu ng Bayan, live po tayo. Ayan nga po mga kaisin ng bayan at ating tinatawagan pa samantala yung jefe ng bayan ng Anang Kaintarisan. At baka may pag-meeting pang ginagawa kasi meron doon silang meeting ng mga engineer. Kapitana, si Jerry Acuno, standby, standby, standby ah, kasi ito, patay niya, ha, kasi. Ayan, mga kaisambayan, at nasa kabilang linya natin, tayo lilipat muna ng lalawigan ng Laguna para makapanayam natin yung isang magaling din na barangay kapitana, yan sa bayan ng Taytay, si Kapitana Mingay Asidillo. Yan sa Barangay San Antonio, sa bayan pa rin ng Kalayaan, Laguna. Ating alamin kay Kapitan na kung ano ba paghahanda ng kanilang barangay na ngayon ay sinasakop sila ng ECQ dyan sa lalawigan ng Laguna, yan sa Barangay San Antonio. Kapitan na, magandang hapon o tanghali dyan sa inyong lugar sa Barangay San Antonio. Live po tayo sa programang Isyu ng Bayan ni Jerry Acuno. Kapitana, magandang tanghali po. Nako, nawala si Kapitana. Balikan natin si Kapitana. Ay.
ayan, at naputol yung ating linya kay Kapitana. Yes, Kapitana. Yes, Kapitana, magandang tanghali po dyan sa lalawigan ng Laguna, dyan sa Barangay San Antonio. Live po tayo sa programang Isyu ng Bayan ni Gerry Acuno. At Kapitana, kumusta po ang Barangay San Antonio? Ngayon pong asali po kayo sa ECQ. Ano po ang ginagawang paghahanda ng inyong barangay? Asala niyo po ay nakakatapad po kami ng kapyo na simula alas 8 hanggang alas 4 po ng maga. Oo. At meron na din po kaming checkpoint dito sa tapad ng barangay para po yung mga pupunta dito sa aming barangay kahingan po namin ng certificate or vaccine ID. Para po makaiba sa din kami na magkaroon dito ng yung Delta variant. Delta variant. Mga ilan po ang cases ng COVID dyan sa inyong barangay San Antonio, Kapitan? Isa nga po ay dalawa lang. Ayan, sa kabuuan ng barangay San Antonio, Kapitana Ming? Oo, dalawa lang po. Ayan, ano po yan? Nadyan po po sa inyong barangay o nado na sa, nakaano na siya? Nasa isolation center po ng Kalayaan. Oo. Paano po ang ngayon? Paano po ang kilos da dyan sa inyo? Ano ho ba ang naitutulong ng inyong barangay para po doon sa inyong mga kababayan na hindi na alam makakalabas ng bahay? Kami po ay nagbibigay po na kaunting tulong sa pamilya po na yung mga kakakwarantin. Oo. At yun po namang pamilya kasi nasa ano po, ID, ano po may na-monitor. Oo. Mga ilan na po yung mga nabakunahan dyan sa inyong lugar? Kayo ho ba, yung hubang lugar ninyo, may mga nagbabakuna ng para dyan sa Delta variant tsaka sa COVID-19? Ang may bakuna na po dito ay 725. Pero madami pa po nakalista na hindi pa po natatawagan ng RH yung Kalayaan para po mabakunahan. Ang ibig niyo sabihin, Kapitana, dyan sa inyong lugar, may 700 na mga ilan ba ang kabuuan ng total ng inyong mga mamamayan dyan sa Barangay San Antonio? Ang total po ng aming population dito ay nasa 13,200. Hindi, kakunti na yung 7,200 pero yung nabakunahan nasa 700. Ganun ba? Tama po ba? 13,200 po ang aming population. 13,000 na. Ang nabakunahan po ay 750. Mga particular, mga ilan pa po ang kulang, Kapitan Naming? At dyan ba sa inyong barangay dinadala? Kayo ba yung lumulusong pa doon sa bayan ng Kalayaan para doon magpabakun? Ang ano po namin ay sa Barangay Longot, Kalayaan lang. Doon po na po? Doon po natutulong na sa vaccine. Ah, hindi po dyan sa Barangay San Antonio. Hindi na iniaahon. Hindi na na dinadala dyan. Opo. Ngayon po, kasalukuyan na ngayong araw ng Sabado, kumusta po naman ang sitwasyon ng ano dyan, ng panahon? At ngayon ho yata ay uso ang sipon dyan dahil nga nag-uulan at alam naman natin pagka naulan na, pagka ikaw ay nabasa, sipon at ubo, dyan ho ba walang mga ganun na sistema? Ay, meron po naman kaunti lang na mga residente na nakukuha po naman sa mga gamot-gamot namin. Ay, yung pong ibang hindi naman nagpapacheck up, dito na lang. Dito na lang po ng mga nagpapagamot. Bumibili na lamang sa mga tindahan ng mga papersy. Paano po ang sistema ninyo ngayon, Kapitana? Meron ho ba kayong may matatanggap ho bang ayuda? Kasi pasok po kayo sa ECQ. Ano po? Meron ho bang ayuda ang ipamimigay dyan sa inyo? At dumating na ho ba yung inyong
sinasabing ayuda na galing sa gobyerno? Siya ngayon po ay wala pa po, pero naghahanap pa po kami ng budget sa barangay kung po kami may mapupunan. Eh, di ba meron? Wala pa po dumadating na galing sa gobyerno. Ayun yung sabihin, kayo ho ang gagawa ng paraan para mabigyan ninyo ng ayuda yung inyong mga kababayan. Eh, nag-ano nga po kami, naghahanap po, at kung may maan po kami na papungunan, ay di nagawa po kami ng paraan para makatulong. May nakakatuwa yan, Kapitan. Palakpakan natin si Kapitan dahil nga sila yung gagawa ng paraan. Pero Kapitan, meron hong sinasabi po ang ating Department of Interior Local Government na mabibigyan po ng ayuda yung lahat ng mga sakop ng ECQ. Eh, sigurado po na may magdadala sa inyo ng financial para diyan sa ayuda ipamibigay. Para po ang inyong barangay hindi mahirapang maghanap ng puto para diyan, mga Kapitan Ming. Ang sana na po mabigyan kami ng ayuda mula sa gobyerno dahil sa lawak po ng aming population ay talagang mahirap pong nasa pondo lamang ng barangay namin kukunin kasi hindi po talaga namin kakayanin lahat mabigyan ng tulong ang aming kabarangay. Baka po meron pa kayong gustong ipaabot sa inyong mga kababayan dyan at sa inyong mga kabarangay, sa inyong barangay San Antonio. Gamitin po nyo ang programang Isyu ng Bayan, Kapitan Amin. Naip po tayo ngayon. Sa akin po mga residente dito sa barangay San Antonio, Calay, Laguna, sana po kayo po ay sumunod sa protocol na pinahirap dito sa bayan ng Kalayaan. Para din po sa kaligtasan natin sa kumakalat na COVID-19 at ngayon po ay panibagong virus na Delta variant. Hindi po naman masama ang sumunod sa mga alituntunin ginagawa po namin. Dahil ito po ay para sa kaligtasan natin mga mamamayan. Okay, maraming salamat Kapitana Ming Asidillo at sana po ay lagi po kayong mag-iingat diyan at lagi kayong ligtas kasi napaka-active po ng ngayon ng ng Delta variant sinasabi Kapitana. Oo nga po. Kasi talagang delikado po yung Delta variant ngayon, mahirap po pag nakarating dito sa aming barangay. Okay, Kapitan Aming, maraming salamat at mabuhay kayong lahat dyan sa Barangay San Antonio, Kalayaan, Laguna. Ayan ha, at dalawa nga po yung ating nakapanayam para po sa ikaalam ng ating mga tagapakinig. Yung po ay sa Barangay San Antonio, sa mapakalayong lugar sa Bayan ng Kalayaan at nakakapanayam po natin si Kapitan na nakunan po natin ang kaunting informasyon sa kanilang mga gustong ipasunod sa kanyang mga kabarangay. Thank you.
Ayan, tuloy po tayo mga kaisunabay pa hanggang ating pong nantabayanan yung ating mayor ha? At baka po nagtanghalian muna ha? At siyempre shout muna tayo doon sa ating mga tagapakinig at nanonood sa ating programang Isyu ng Bayan. Shout tayo sa may party ng Kalayaan, Laguna, Barangay San Antonio. Shout tayo ha kay Rexon Acuno, ha, yung aking bunsong kapatid na napaka-pogi. At siyempre kay RP, yung magaling na mekaniko, RP Acuno, watching sa programang Isyu ng Bayan. Yan pa rin sa Barangay San Antonio, Kalayaan, Laguna. Mamaya natin balikan yung ating mga guests at medyo may meeting sila kasi ngayon mga ka-Isyu ng Bayan kaya hindi pa siguro natatapos ano. At syempre hello, hello po Sir Jerry, pa-shout out po ang family name. Ayan, binabati natin yung aking magandang kapatid yan sa Barangay San Antonio, yung tsaka yung aking pamangkin na si ayan ha, shout daw dito sa aking kapatid na si Glenda Acuno Lim ha. Magandang hapon dyan sa Laguna. At saka syempre yung kanyang anak na napakaganda si Wendy Lim Ramos. Magandang hapon sa Barangay San Antonio pa rin ha. Dyan pa rin sa Bayan ng Kalayaan. At pasamantala mga ka-Isyu ng Bayan, mamaya po natin dakuhan yung mga special guest natin at hindi pa raw po tapos yung kanilang mga meeting ngayon. Kasi may mga meeting po ngayon mga ka-Isyu ng Bayan para nga po dyan sa kanilang mga lugar dahil nga po nasakop sila ng ECQ at saka MECQ. Mamaya po natin balikan yung dalawang guest natin ha. Standby, si Jerry Acuno, Isyu ng Bayan. Live tayo ngayon sa programa ng Isyu ng Bayan. Hello, Kasi. Concern Buboy. Hello, Concern Buboy. Hello, Concern Buboy. Live tayo ngayon sa programa ng Isyu ng Bayan. At pag-usapan natin kung ano ba yung paghahanda ng iyong tanggapan dito sa Bayan ng Kainta. Ha? Standby, standby. Ayan, mga ka-Isyu ng Bayan, nasa kabilang linya natin yung isang magaling ding dating kapitan, ngayon ay isang magaling na konsehal dyan sa Bayan ng Kainta, Rizal. Si Barang, si konsehal Pilipi Buboy Sauro ng Kainta, Rizal. Konsehal, magandang tanghali po dyan sa Bayan ng Kainta, Rizal. Kumusta po ang paghahanda ng inyong tanggapan ngayon pong pasok kayo sa MECQ? Ang paghahanda po na magandang hapon po. Magandang hapon po sa atin lahat sa inyong mga tagapakinig. Ang alam na pagbati pong pinawagot ng aming Bayan ng Kainta. Pasyal, kumusta po yung pinatutupad na protocol dyan sa Bayan ng... Hello po, hello po, Pasyal. Hanap ako ng signal, sir. Hindi ko kayo message yan. Kasi, sige, ha? Sige, Kasi. Hanap ako ng signal, hindi ko kayo naisindihan. Tukon-tukon po dating yun. Go ahead po, Kasi. Sige po, Pasyal, sige po. Sige po, balikan ko po kayo mamaya. Go ahead po, Kasi. Balikan ko po kayo mamaya. Thank you.
Samantala ay si Kapita, si Konsyal Buboy ay nagdadrive yata. Kaya yung kanyang paputol-putol po yung kanyang signal. Kaya babalikan po natin mamaya si Konsyal Buboy. At hardcore siya ng magandang pwesto. Kasi minsan po meron pong dead spot dyan sa lugar ng Kainta Rizali. Kaya mamaya po natin na antabayanan po ninyo mga kaisyon ng bayan. Balikan po natin si Konsyal Buboy. At maganda po yung makapanayam din natin kasi nga po mga kaisyon ng bayan, yan po sa bayan ng Kainta, ayan po ay malapit sa, ayan po ang unang bayan, yan sa bayan, sa lalawigan ng Rizal, pagka po papasok kayo ng metro, ng palabas kayo, o yung Metro Manila pala, napapasok sa probinsya ng lalawigan ng Rizal, ha? Yan po ang unang bayan, yan po ang Kainta, kaya maganda po na malaman natin yung kanilang mga paghahanda dyan sa bayan ng Kainta. No, okay na, Kap. Okay na po. O, sige, sige, sige. Ayan, balikan natin si Konsihal Buboy, ang Kuya Buboy ng Kainta. Si Konsi Buboy ngayon, dating kuyang ng barangay San Isidro. Yan po ay isang magaling na kapitan. Ngayon po isang magaling na konsihal. Konsihal Buboy, kumusta po ang bayan ng Kainta ngayon na pasok po sa MECQ? Sa ngayon po, tuloy-tuloy po aming paghahanda. At hello? Ba't nawala ko si? Go ahead po, Konsihal. At go ahead po. Kumusta po ang bayan ng Kainta? Ayos naman po kami sa Kainta. Oo. Siguro po, dahil sa aming unang sigil na paghahanda. Oo. Kaya nung nasa GCQ pa kami, tuloy-tuloy namin ginagawa ng pag-iingat. Lalo, suporta po sa aming mga kaintenyo sa mga baki, sa gamot, at lahat po ng paalala tungkol po sa pag-iingat, tungkol po ang pag-iingat po natin sa health protocol na inutot po ng ating IATF at DOH. Konsihal Buboy, ngayon po ay pangalawang araw na ng MECQ at siyempre dyan po sa bayan ng Kainta, yan po ang unang dadaan at pagka po papasok na lalawigan ng Rizal. Ayan po ang paghahanda ng tanggapan ninyo dyan sa sinasabing Marcos Highway, yung mga naglalabas-masok na mga sasakyan. Eh kayo po ba eh, nakamonitor din dyan? Meron po kami mga checkpoint kayo dito. Uh-huh. Pero hindi naman po masyadong ganon kadami ang taong tumadaan ngayon dahil nakasala po sila ng NTR. Lalo po sa Marcos Highway. Kaya, at isa pa, hindi rin nahihirapan yung mga kapulisan natin dahil may katulong kami ang dalawang force multiplier namin, ang expert po at sinasigap kabalikas. Diyan po ba sa bayan na Kainta, meron po bang mga nahawalan ng Delta variant na bago doon sa COVID-19? Yung pong unang report na meron pong dalawa, reported pa po ng DOH, sa ngayon wala na po kami namamonitor pa. Mga ilan na po yung... Matagal na po yung mga linggo na rin po yun. Mga ilan na po yung na mga nabakunahan niya sa inyong bahay ng Kainta Rizal? Sa ngayon, wala, hindi ko po hawak ang datos. Pero po ang alam ko, ang report po ng aming SM Secretariat na ang Kainta po ang maraming nabakunahan in terms of vaccine na natanggap ng mga bahay ng mga taga-Kainta Rizal. Yung hubay, tinatanggap yung mga walk-in, ha, mga nagpapa-injection dyan po sa bahay ng Kainta. Yes po, kaya lang medyo inaalalayan namin dahil ayaw namin magkagalo. Kaya marami po kami yung mga nag-walk-in. Pinapupunta namin sa office po ng ating mayor at sa aming sanggunian. Kami yung nagpo-proseso na po yun. Iba pa rin po yung mga nagpapa-online na registration. Kaya wala po kaming problema po ngayon dito. Ibig niyo sabihin, Konsyal Buboy, yung mga nagpapagusto magpa-injection, magpabakuna, ay mga online, yung mga nag-o-online, pero pwede rin mag-walk-in, meron sila pamimilian. Ibig sabihin, meron namang available.
Yung walk-in po, napupunta po muna dito sa aming visit office ni Mayor Direktan, nakasang uh-huh. ng bayan. Uh-huh. Tumatanggap ba kayo ng mga taga-ibabang lugar pa, konsyal, dyan sa bahay ng kayo ka, para magpawa-injection? Actually po, wala namang namin naliligaw sa amin na ibang bayan. Mm-hmm. Sa amin lang po talaga po, pupunta, hinahanapan din namin siya ng mga ID. Mm-hmm. Siyempre po, ang mga vaccine natin, naka-alat po yan sa bawat bayan. Uh-huh. May kanya-kanya po tayong supply na binibigay ang ating IATF. Kaya ako po kasi naitanong yan, Konsehal Bumoy, kasi nga po, di ba nagkaroon ng stampede particular dyan sa Quezon City, sa iba't ibang mall sa Metro Manila, eh, dyan nga po sa kainta, kaya natin na gusto nga naman para yung mga ibang kababayan ninyo na gusto magpa-injection, eh, posibleng, siyempre, na mag-walk-in o mag-online para hindi na nga po makasama sa mga ganong nagkakaroon na stampede. Opo, napaka-importante po talaga yung online para merong order po talaga. Kaya ngayon nag-walk-in, tinututo ko namin pilit yan na hindi sila basta makakapasok kung hindi dadaan pa rin po sa ganyan bayan ng office o kaya sa ating buting mayor kit nito. Konsehal Buboy, paano saan nila makikita ang website yung kung sakaling gusto nilang mag-apply, magpa-injection kung mag-online? Saan po nga hanapin? Sa one kainta po na vaccine. One kainta lang po nakalagay. Makikita nyo po lahat po yun doon. Ano ho ba? Wala, dyan ho ba? Ano pinipiling edad na posibleng pwede na magpabakuna dyan sa bayan ng kainta? Nasa 83 po ngayon, senior 88. May matagal na rin po kami ng 84. Depende po naman sa ano. Pero priority po rin namin yung mga senior citizen. Yun po, pasamantala muna ang inyong binabakunan. Wala pong mga yung sinasabi ng mga kabataan, yung mga minor de edad. Wala pa po ba dyan? Para... Wala pa po. Wala pa po dito sa amin yun. Para sa kalaman ng ating mga, para po yung iba, hindi na mag-abala, huwag na lumabas ng bahay na para po mag-iwas sa sinasabing Delta variant at saka COVID-19. Oo nga po eh, yung lagi sinasabi ko dito sa mga tao, sa pag nakikita kami sa mga komunidad, uh-huh. Dahil umiikot po lagi ako yun sa mga ating laylayan, uh-huh. Ng mga bandit sa mga informal sector sa atin, makipagtulungan po sila na sundin na yung health protocol po na pinaiiral po natin. Mm-hmm. Napaka-importante po yun. Uh-huh. Saka yung social distancing. Ang mga batang at maaari, pinagsasabi namin hindi yung sila pwedeng lumabas ang bahay muna ngayon. Dahil may people pinagbabawal po ng gobyerno natin yan. Ibig sabihin, sarado yung mga pasyalan dyan sa bahay ng kainta, pasamantala, ngayong MECQ. Konsehal Buboy. Opo, hindi naman namin inalantala ng ganun. Palagang nagsarili silang hindi lumabas eh. Natutuwa na rin po ang mga tao natin. Yung mga magulang, siyempre, tulad sila sa mga anak nila. Hindi na kailangan sila sabihin. Nakukusa po sila ngayon. Yun nga ang kinatutuwa namin. Palakpangan natin si... Yung sabihin ko, Sir Bube, talaga nag-self ano na sila. Ang sabi nga nila, nag-self na sila, nag-lockdown na sila sa kanilang tahanan para... Oo, kanya-kanya na lang po sila. Oo. Hindi naman po talaga dapat siya natin eh. Pakikiisawa, kaya tayo dahil kooperasyon ng mamamayan sa ating gobyerno. Napaka-importante po yun. Konsehal Buboy, kumusta naman ang takbo ng mga pamilihan? Yung sinasabi nga nila, huwag tayong mag-panic buying. Diyan ba sa bahay na kaya may mga nag-panic buying o buying lang? Panic lang, walang buying. Tama ko nila, tama ko, Jerry. Actually, kanina umaga, nasa palengke po ako. Kasama ko yung magiting nating tipo pulis sa Sipilis Colonel Orlando Carag. Uh-huh. Kasama na ang mga kid-administrator. Inikot po namin lahat. Uh-huh. Napaka-orderly po. Wala kaming makikita ng kaguluhan pag-ano. Wala po. Wala kayong makikita ng disbahay ng kainta. Oo, apo.
At yun nga po, kanina nga po, nakapanayam ko rin si Police Lieutenant Colonel Chief Orlando Carag. At sabi ko nga po, baka din na maabala natin mamaya sa ating ditong programa ng Isyu ng Bayan. Pasamantala, mumobiling si Colonel Carag pasamantala, kaya babalikan po natin mamaya. At ang alam ko po, gusto niyang malaman din ang ating mga kababayan sa bayan ng Kainta, yung kanyang mga iba susunod na protocols. Oo nga, nakita ko si Sir Calzada kanina. Sinagawa ko nga, kumain ka muna at konti. Kapag lumilim ng konti, nasa initan siya kanina. Nagmamando siya sa kanyang mga taruhan sa pinagawin nilang tamang lokasyon ng ginagawa nilang checkpoint. Ay sako po nila, yung dyan po sa may pagitan ng Pasig at Kainta, ay dyan po may meron mga checkpoint na mga nakatalaga, yung kanyang kapulisan. Yan po, medyo malaki-laking volume ang dumadaan doon. Kaya ingat, nagdagdag siya ng konting tao doon. Kusyan, baka meron kang mga panawagan sa inyong mga kababayan dyan sa bayan ng Kainta, Rizal. Gamitin mo ang programang Isyu ng Bayan at mayang ito po ang pagkakataon. At malapit na naman po ang eleksyon, alam naman natin yung ating mga kababayan na nakakinakaantabay sa iyo. Oo nga po, sinabi ko naman po lagi sa kanila. Una-una, salamat po muna kay parang dyan sa Isyu ng Bayan. Kasama baka malimutan ko Maraming salamat sa pagbibigay niyong pagkakataon na ito. Nakita po namin yung mga tao, ang kanyang kooperasyon sa amin. Sana po, tuloy-tuloy natin yun. Huwag kayo magsawa na sumunod sa aming mga, sa ating mga tagubigan ng ating gobyerno sapagkat yan po ay ikabubuti lang po ng ating bayan. Unang-una ay ikabubuti ng ating sarili, hindi tayo magiging biktima. Okay, natalman na magkakasakit tayo ng sa sinasabi ng Delta variant. Kaya, sabi po, easy lang tayo, chill lang tayo sa mga animeo kita. Chill lang tayo, kaya natin yan. Basta sumunod tayo lahat sa bilin ng mga galubasa, mga expert natin. Chill lang tayo, makaraos tayo lahat sabay-sabay. Okay, maraming salamat, Konsyal Buboy, ang masipag na konsyal ng Kainta, Rizal. At kahit na papaano, nakuna namin kayo, kahit busy-busy ka, Konsyal, napagbigyan mo itong ating programa. O nga po, kauwi ko lang yun at naglaro ng sandali. Mamaya babalik naman ako sa ibang checkpoint natin para tingnan ko kung anong nangyayari na doon. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat dyan sa inyong bayan ng Kainta. At sana hindi yung ibang mga kababayan natin, huwag maging pasaway. Ha, Kapit Alcian Buboy. O nga po, maraming po salamat. Isyu ng Bayan. Maraming salamat po sa ngalan po ng barangay. Tagoy ang bayan ng Kainta sa pumungunan ng aming Vice Mayor A. Servillon. Siyempre ang aming Madrid Mayor Joniel Tipasyon Nieto. Ayan, maraming salamat kay Konsihan Buboy Sauro. Alam mo, napakasarap kaibigan itong si Kapitan Buboy kasi naging kaibigan namin na siya nakaupo pa bilang isang kapitan. Nakailan termino sa kapitan at nang mag-last term ay tumakbo ng konsihan. At ito si Konsihan Lawa Buboy, pwede itong pang-mayor. Kaya lang, ayaw pa niya kasi ang sabi niya, talagang gusto niyang sumuporta doon sa asawa ni Mayor Kit Nieto. At yun nga po si Ma'am Ellen na Nieto. At isa rin nating kababayan dyan sa Luciana. Ha? Mga kaisyon. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat sa Kainta, Rizal! Salamat po. Buhay tayo nga. Ayan, ang tinig ni Barangay ni Kapitan. Dati kasi Kapitan si Konsyal Buboy. Kaya lagi nating nasasabi Konsyal yan. Kapitan, ano? Yan po ay isang magaling kasing kapitan. Si Kapitan Buboy. Naging Kuya Buboy. Ha? Buboy Sauro. Nagpapasalamat tayo at napakabait itong kahit anong oras nating tawagan, nandiyan lamang siya. Kumbagay, hindi siya naging suplado. Hindi katulad ng mga ibang barangay. Ha? Mga ibang barangay, bago lang naupo ha? Sa kanilang mga pwesto. Ngayong
ay hindi po natin nila lahat, pero napakarami pong mga barangay, no? Barangay Kapitana na mga hindi, ha? Hindi marunong makisama sa mga media, ha? Meron po yan, marami po yan. At pagka po yan ay pinuntahan ninyo at marami pong mga dahilan, kaya mas magaling pa po dyan, eh, mga maging kapitan, mga lalaki. Ha? Pagka mga babae nga nakaupo sa barangay, eh, hindi natin alam na ang ginagawa lang, eh, nagiging pasayo-sayo lang, eh, pa-picture-picture lang, eh, photo-ops lang ng photo-ops. Hindi natin alam, hindi natin nakikita nag-iikot sa mga barangay. Ha? Nag-aantay lang ng, siguro, nag-aantay lang ng sweldo. Na may mga nako, ayoko na po sa inyo i-mention ko sino po yung mga kapitan at baka po sumama lamang ang loob sa akin. Pero totoo po niya, meron po ako isang nakausap na kapitan, ha, kapitana, ha, na bago ko lang po siya kausap at inaalam ko nga kung ano ang kanilang mga paghahanda, binigay ako dun sa kanyang tauhan, ha. Meron pong kapitan na ganyan, lagi ko pong nakakausap yan na ganyan po, lagi pong umiiwas, ha. Laging umiiwas doon sa mga katanungan kasi baka po may itinatago itong kapitana ito. Kaya napakahirap po mga kaisyo ng bayan. Wala po naman tayo nakikita ginagawa. Ha, yung kanyang mga kapaligiran dyan sa kanyang barangay, ha, sa kanyang nasasakupang barangay, ay baka po mamaya i-mention ko kung ano mga barangay po kayo. Ha, na wala po ako nakikita nagagawa ninyo. Wala po ka, marami pong mga, meron pa po kayo pasugalan dyan. Meron pa po kayong waiting dyan sa lugar ninyo, ha. Gusto ho ba ninyo i-mention natin kung saan lugar kayo? Ha? Meron pang siguro po, bakit po may mga waiting na gumagala, nagpapatay ng waiting dyan. Kung hindi yan na, kung hindi nyo alam yan, ha? Eh, siyempre, may mga barangay talod kayo. Posible namang hindi makarating sa inyo yan. Eh, baka mamaya, ha? Eh, i-mention ko sa inyo kung ano ang ginagawa ng inyong tanggapan. Bakit merong 1602 dyan? Ha? Bakit merong sugal diyan sa lugar ninyo, ha? Ah, meron pong mga kapitan na gano'n. May isa po tayo tinawagan na kapitan. Ang ina ang gusto po niya, mag-text ka muna sa kanya. Ay na mag-text po tayo, hindi po naman sumasumagot. Mga ilang kapitan po yung mga supladong kapitan na yan. Pagdating po ng election, tsaka sabi makikiusap sa'yo para kausapin mo. Ha? Ay ngayon po, yung mga kapitan na yan na mga wala namang ginagawa at wala namang magagawang tulong sa inyong lugar, huwag na po ninyong iboto yan, ha? Yan po ay pamparami lang ng pasuwelduhin ng ating gobyerno. Ha? Yung mga kapitan ng mga hindi naman nakatulong sa inyo ngayong pandemya nang pumasok itong pandemyang ito, dalawang taon na po, ha? Dalawang taon na silang nakatago at nakapwesto lamang dyan na wala naman silang ginagawang tulong. Bagkos, baka nga po sila nakakurakot pa ng mga binamimigay na ayuda, ng mga nakaraang ayuda na hindi naibigyan ng mga ibang Pilipino. Ha? Mayroon pong mga kabarangay na nagiriklamo ng ayuda ay hindi nakarating sa kanila. Mayroon mga ayudang nakarating pero kalahati naman. Ah, yung mga ganyan kapitan, dapat po hindi ninyo ibalik o hindi nyo, huwag nyo nang iboto. Ah, sinasabi mga incumbent na yan. Ah, dapat yan, panatilihin na lang nating manatili sa kanilang tahanan. Wala naman kasing tulong na nagagawa, ha? Tayo nga, magtatanong na kung tutuusin, magtatanong tayo sa kanila para malaman natin kung ano ba yung kanilang mga gustong iparating at ipaabot o maging batas doon sa kanilang nasasakupan ngayong pasok ng MACQ o OECQ ang kanilang lugar. Ha? Hindi ho naman tayo tumatanggap o humihingi ng kung anumang kapalit doon sa ating pagsiservisyo publiko. Libre po tayo, mga kaisyo ng bayan. Ha? Sino po ang taong gusto ng tulungan, ayaw namang ikaw at i-approach ng gagawin mo para sa kanyang mga kabarangay. Hindi naman kung tumatawag ka sa kanya, siya yung ang gaya lang, siya yung namamahala sa kanilang barangay, kaya sila ang tinatawagan mo. Gusto po ba ninyong i-mesyo ko kung sino po kayo? Ha? Mahirap na lang po kasi minsan po, kukuha ako ng maraming impormasyon tungkol doon sa mga kapalpakan ninyo dyan sa inyong lugar na barangay. Ha? Kung mayor man po kayo o barangay tanod o anumang organisasyon sa gobyerno na lahat po ng kapalpakan, lahat ng mga kabulastugan lamang ang ginagawa ninyo. Etong programang isyu ng bayan, tandaan ninyo, hindi po titigil hanggat may nakikita pong mga ganyang kalaklase ng tao. Ha?
Meron po minsan ang ginagawa ng mga yan pagka po nagpunta ka sa kanilang tanggapan at maraming tao, pakikita ka na akala mo totoo yung kanilang ginagawa. Eh ilang beses na po ako nagpunta sa barangay rin, hiningi po, may humingi po ng tulong, na hinihingi namin ng tulong yan, may dalang picture, may dalang mga signature, pero hindi po tinulungan ng mga politiko na yan. Yung mga anak po ay sinasabi ko nga po sa inyo, tataas ng alta presyon ninyo mga kaisyon ng bayan. Bakit? Dahon sa ginagawa nilang serbisyo. Ah, hindi po serbisyo publiko, pansarili po kapakanan lamang ang ginagawa siguro ng mga barangay talod na yan, barangay kapitan na yan. Ha? Ayan yung mga panahon po na pinapasyalan ko yung mga tao na yan. Ha? Mahilig lang magpa-picture pag kami darating ng mga tao na mga... may darating na media, may darating na medyo mga mataas sa kanilang posisyon sa gobyerno. Ay walang gagawin niya kung tatawagin ka at gusto nilang makalapit at mapicturean. May ganyan po mga politiko eh. Ah, gusto lang magpa-picture. Meron namang isang meron din ako nakita, isang kapitano mahilig din magsasayaw. Ah, sinusuweldohan ng gobyerno, walang ginawa kundi magsayaw. Ah, ginawa pang dahilan yung kanilang pag-exercise at sinasabi nga. Ha? Ah, yung sinasabi ng uso sayaw sa mga gym. Ah, sa kanila ginawa yung barangay, ginawang aerobics, ginawang sayawan. Ha? Ah? Hindi mo makita, may mga proyekto, may mga project. Ha? Walang ginawa, kundi mag-ganon ang ginagawa. Ayan din isang kapitanan yan, ang nakita ko rin, ganon din ang ginagawa. Photo ops lang, pagka tinawagan mo, umiiwas. Kung kani-kanino ka, iaaboy. Ha? Ano ba dahilan at hindi kayo pwedeng makausap? Kapitan pa lang kayo, ganyan ang sistema ang ginagawa niyo sa mga tao. Ano pa, yung mga taong mahihirap na lalapit sa inyo, baka po lalo kayong hindi makausap. Ha, kung kaming mga nasa industriya ng media, ha, na posibleng pwedeng ninyong makaharap pero hindi nyo kami hinaharap, pero yung mga tao, ano pa yung mga taong mga mahihirap na inyong mga kabarangay na gustong lumapit at hihingi na tulong sa inyo, baka lalo na hindi kayo malapit at hindi kayo mahilap. Ha? Kaya dapat yung mga ganito nga mga bulok sa gobyerno, bulok sa mga kanilang pagsiservisyo, dapat ganito sa akin. Ayan, dapat sa inyo ganyanin mga kaisyo ng bayan. Dahil, wala kayong nagagawang mabuti, ha? Masama, lalapit sa inyo, manghihingi sa inyo, siguro kung pwede nyo iwasan. Pero nising kunduling, wala pang nahihingi sa inyo, wala pang nabibigay kayong tulong, umiiwas na kayo. Bakit kayo umiiwas? Pineo, anong gusto nyo mangyari? Ha? Kung kami nga, hindi nyo mabigyan ng tulong at yung mga tulong na nilalapit sa inyo, hindi nyo mabigyan ng tulong. Ano pa yung mga taong walang boses? Ha? Para magsalita. Pambihira mga kayo, sino ba yung nakakataas ang alta presyon po? Yung mga tinawagan po natin kanina na alam po naman natin na mga wala talagang ginagawa itong mga tao ito, wala po talagang bilang sa gobyerno, nagpapasalamat lang po at talagang yun po kanilang mga masisipag mga sinuswerte. Sinuwerte lamang po mga kaisyo ng bayan. Sana po yung mga ganitong malalakas sa gobyerno, sana po huwag na suwertehin, huwag na muling bumalik. Huwag na sanang iboto ng kanyang mga barangay. Hindi ko alam kung ibinoto ito o talaga lang. Pero kung ganyan, may mga suplado, may mga mayor kung gano'n na ang dating, mga local media lang kayo, hindi naman kayo mga sikat. Ha? Hindi katulad ng 275, bakit kami makikipag-ano sa inyo? Ngayon, pagka may mga problema na, ang hinahanap nila mga local media, mga nasa radio station. Ha? Yun ang sinasabi natin mga kaisyo ng bayan. Ayaw man natin magsalita ng hindi nararapat. Ha? Pero nasa sa kanila po yung kanilang mga hindi ikapupuri sa mga ginagawa. Maraming mga politiko na talaga namang isang tawag mo lang andyan, sagot siya kagad. Pero may mga politiko na talagang hindi marunong. Ha? Mabuti nga kung sila hinihingan mo. Ha? Wala ka namang ni kapirasong
tulong na hinihingi sa kanila, hinihingi mo lang yung impormasyon. Impormasyon lamang ang hinihingi ng programang Isyu ng Bayan doon sa ating mga tinatawagan na mga politiko. Ha? Kaya tuloy po tayo mga Isyu ng Bayan. Ako, yan nga po, kalimutan natin yung mga ganyang politiko at baka po mamaya ay mamisyo ko, sino po sila, baka po mamaya ay maisa-isa ko po kung sino-sino po yung mga tao na yan. Ha? At sana po mga Isyu ng Bayan, huwag na silang, huwag na nating ibalik ha, sa kanilang mga gustong pwestong malalamig na lugar. Ha? At mamaya po, sabi ko mga Isyu ng Bayan, dadakuan natin muli, ha? Ang isang special guest natin dito. Yes, standby ha. Standby. Hello. Standby. Pag-usapan natin yung ECQ ha. ECQ. Hello. Ay, nataka. Sige. Sige. Okay.
Okay, mamaya natin balikan yung ating mga guests at may mga meeting pa pala yung ating mga guests ngayong araw ng Sabado at ngayon po ay rest day nga po yung ating ibang mga kababayan pero may mga meeting pong ginaganap. At mamaya po ating babalikan, ha? Tuloy po tayo sa ating mga pinag-uusapan at tinatalakay ngayong araw ng Sabado, mga kaisyo ng bayan. At nga po mga kaisyo ng bayan, ituloy po natin yung ating pinag-uusapan tungkol nga po doon sa paghihigpit ng bawat bayan. Kapag ka po kasi ECQ, mga kaisyo ng bayan, ay sinasabi nga po na makakatanggap ng ayuda yung ating mga ibang kababayan na posibleng inabot ng sinasabing ECQ. At yun nga po ay sa National Capital Region. At yung pong lalawigan ng Rizal ay MECQ. Medyo maluwag po yan, mga kaisyo ng bayan. Hindi po katulad nung ECQ na medyo may kahigpitan. Parang semi-lockdown po yan eh. Ayan lamang, mga kaisyo ng bayan. Sana po yung sinasabit na ibibigay na ayuda. Sana ay ayusin na nila. At mga kaisyo ng bayan, yung pagbabago na nga na sinasabi nga po, ha? Yan po sa Quirino Grandstand kaninang umaga, ay meron pong drive-thru na COVID-19 vaccine. Ay nang umaga po yan. Pero ngayon po, ay kunti lang po yun, mga kaisyo ng bayan. At nasa mga 100 sasakyan lang po yata yung kanilang tinanggap para po huwag magkaroon ng stampede. At sabi nga po, ay kung ang laman po ng sasakyan ay 4, siyempre, yung 4 po yun, marami-rami po na mabaksyonan. Kaya nakakatuwa po yung mga ganitong may pagkakataon na kahit na po pa-drive-thru ay nagkakaroon sila ng mabakunahan. Hindi na po sila maglalakad o kung ano man po magsasama sa mga stampede. Hindi po katulad dito sa dinagsa nga po ang Metro Manila noong nakaraan po. At yan nga po ay pinaiimbestigahan, parang meron nga pong sabotage na di umano na naganap dahil nga po kaya ay kasi nga po bas-bas yung mga dumating. Hindi po yung bas-bas, hindi po yung ano, bus na kung ano. Yun po yung mga metro bus, ha? Na di umano, yun po ang naghahot ng mga tao na para ma-injectionan, ha? Kaya sana po mga kaisyo ng bayan, pagka po may maganyang mga na-monitor kayo, lalo ngayon sa social media, napakarami po talaga na minsan sinasabi nga nila fake news, huwag po rin yung basyadong paniwalaan. Huh? Nga po, meron mga bukas daw po, sabi, maraming darating na pambakuna, kaya huwag po kayo mag-alala. Huh? Pero po Sinovac na darating, tsaka Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, at tsaka COVAX. Ha? Kaya ang total po nito, 18,300,000 yung pong darating. Eh, marami po, baka isa na rin po kayo sa, kasama dyan sa mababakunahan ng darating na bakunang ito, mga kaisyo ng bayan. Ha? Kaya huwag po tayo mag-alala. Pagka po meron kayong pagkakataon na magpa-injection at meron na po dyan sa inyong lugar, kayo po ay huwag na mag-tumili na magpa-injection. At ayan po ang makaliang pagliligtas sa atin ngayong panahon ng pandemya. Lalo-lalo na nga po, yan pong Delta variant na sinasabi ng mabilis mga hawa. At pagka daw po yan nakahawa, para daw po yan tigdas, ha? Na mabilis na upo yung bulutong, ang sinasabi. Na mabilis makahawa, nakakahawa kahit na malapit ka lang, nakakahawa na kahit na hindi ipuna sa iyo yung bulutong o yung Delta variant na yan. Eh nga po, kasi sabi ko nga, baka nga po yan ay nasa hangin eh, ha? Yan pong Delta variant. Tsaka po yung COVID-19 eh, kaya lamang po mga kaisyo ng bayan, mahirap po kasi tayo magdunung-dunungan dito sa ating programang isyo ng bayan. Pero totoo po niyan, yung po dating ginagawa nila na
pag-i-spray ng insecticide. Ah, yung pong pag-i-spray sa hangin para po para mabawasan yung ating mga nagniliparang mga virus. Sabi nila, gastos pa raw yan eh. Pero dati po, yan ang ginagawa, ha? Pag-i-impact. Para nga makatulong, ha? Ngayon po, ang gusto nilang pairalin ay siyempre yung sinasabi nga pag-lockdown, ha? Kaya may issue ng bayan, ako eh, mag-iwas po lagi tayo. Sana maraming tao yung sa mga magkumpul-kumpul. Huwag na po nating gayahin yung nangyari po nung nakaraang araw. Na talaga naman pong akala nga po natin naroon po sila sa piyesta ng Nazareno, ha? Talagang sobrang kapal lang tao, mga ka-issue ng bayan. Hindi mahulugang karayom yung gusto magpabakuna. Bakit gusto magpabakuna? Nabalitaan daw nila di umano na bawal daw lumabas ng bahay at hindi makakakuha ng ayuda yung mga walang bakuna. Kaya po ay sinasabi nga na fake news, ha? Ayan nga po yung ipinabot sa atin na mensahe. Akala nga po daw nila yung pagpababakuna ay compulsory. Bakit po nga na lumabas itong nakita natin na nagkumpulan ay naging mandatory. Kasi kaya po sinabi mandatory, pagka hindi po ikaw nagpabakuna ay hindi ka po pwedeng lumabas ng bahay. Posibleng ikaw ay ipahuli o ihatid ka sa inyong tahanan. Ha? At ayun nga po, isa pang nadagdag, yung hindi nga raw makakakuha ng ayuda. Kaya po, ang nangyari doon sa mga mamamayan natin, nagkaroon ng takot. At kahit na sobrang dami ng tao, talaga nakipagsiksikan at marami po nangasaktan. At karamihan, mga babae yung mga nagkaroon ng damage doon sa pagtutulakan. At kita naman natin, ano? Nakita natin sa video, doon sa nangyaring stampede, ha? Nangyari doon sa Quezon City, ha? Diyan nga po sa may parte ng Las Piñas at saka diyan sa lugar ng Maynila. Kaya yan po nga po ay pinaiimbestigahan ng mayor ng Maynila na si Yorme Isyu Moreno. Kaya mga ka-issue ng bayan, inyo pong tatandaan, ngayon pong panahon ng pandemya, huwag po kayo magmadali. Kung gusto po nyo magpabakuna, magantay po kayo at kayo po naman siguro ipatatawag o bibigyan ng impormasyon. Kasi pagka po kayo ay nagmadali, mga ka-issue ng bayan, tulad po niya, nagmamadali po yung iba para mabakunahan at makakuha ng ayuda, ang mabigat dito, baka hindi ayuda ang makuha mo. Baka ang makuha mo doon, Delta variant o COVID-19. Sa dami po ng tao na yon na kung kayo po ay halos nagdikit-dikit, halos ang hininga ninyo, magkapalit na kayo ng mukha. Buti nga yung iba, pag-uwi nila, yung pa rin ang mukha nila, kilala pa rin sila ng mahal nila sa buhay. Ito ang nangyari po doon, mga kaisya ng bayan. Pag-uwi ninyo, napalitan ang mukha nyo dahil nga doon sa pagkakadikit-dikit ninyo doon sa pagpila sa pagbaba injection para makakuha lang na sinasabing 4,000 na ayuda. May sinasabi na 4,000 pero pagka yun iba mimigay na sa inyo, yung 4,000, gagawin nila 1,000. So, yung sinasabi 4,000, baka ibigay na lang sa inyo 1,000. Totoo ba yun? Bakit yung mga nakalilipas na panahon nga nangyari? Kaya napakaraming nagreklamo.
dahil nga yung kanilang ayuda na sinasabing 10,000 sa amelioration na makukuha, ang nakuha na lang nila ay yun na lang kapiraso. Kasi ang sabi di umano ay ibibigay doon sa mga ibang mga wala pa. Eh hanggang ngayon, yung mga wala pa, hanggang ngayon, wala pa rin. Ginawa lang silang dahilan. Ang sinasabi ko nga, isa na nga po yan, ha? Yung mga kapitan na pumipirma. Ayun, nag-a-approve. Ha? Eh, sabi po nila, eh, bakit, ba't kapitan na sisisihin dyan? Eh, ang nag-a-approve nga dyan, yung kapitan. Pero ang ginagawa ng mga DSWD, ha, DSWD ang nag-iikot. Yung iba po, pinakikita sa mga barangay kapitan, kung yun po ay talagang nararapat na bigyan. Kaya po yung mga ibang kapitan, namimili po yan. Pagka hindi po kayo kaalyado niyan at hindi po kayo napapakinabangan ng kapitan na yan, ay posibleng hindi kayo mabibigyan ng pabor o mabigyan ng ayuda. Eh dito nga sa may lugar namin, doon sa bayan ng tinitira namin, eh, yung ayuda sinasabi, hindi nga namin naranasan. Pati yung pinamimigay na sinasabi pagka may mga kalamidad, negative nga namin nakita yung barangay kapitana namin dun, eh. Ah, wala namang, sabi ko nga sa iyo, nabilang lang yung sa kapitan, pero walang kwentang kapitan. Kaya sabi ko sa inyo mga kaisyo ng bayan, pipiliin po ninyo kung kayo po ay bubutong muli. Ah, huwag na po ninyong iboto kahit po yung kanilang angkan. Ah, ay legacy na yung manungkula sa bayan na wala namang ginagawa. Ay, sabi ko nga sa iyo, pinalitan ng asawa, naging una yung asawa, sumunod yung asawa, hanggang sa matapos na, wala pa rin naging, wala pa rin may pagmalaking nagawa. Kaya yung mga ganyang klase ng mga namumulitikaw, yung mga politikong tao, dapat niya ibasura na. Paltan nyo na ng bago. Huwag nyo nang ibalik yung mga taong yan, dahil mga walang kwenta naman yan. Ha? Ang gusto lang yan, maging sumuweldo. Ay, nag-aantay lang ng sweldo yan, mga kaisyo ng bayan. Wala namang mga ginagawa sa kanilang mga barangay, kundi magpakuya-kuya ko, mapalabig-labig doon, ay naging pasweldohan pa ng gobyerno. Ha? Pagka, sabi ko nga sa inyo, pagka nakita mo doon sa kanyang opisina, akala mo, ha? Alam mo, napaka-busing tao, pero wala namang ginagawa doon. Sa karamihan, ang totoo nga niya, napansin natin, wala namang napunta sa kanyang mga kilalang tao. At ang laging kaulayo lang niya, yung mga sekretary at yung mga barangay tanod niya noon. Wala nga ginagawa yung kapitan, eh. Ha? Wala nga ginagawa yung kapitan doon sa kanyang opisina, kundi nag-aantay lang ng maghapon. Minsan, hindi pa nga napunta. Eh, paano mo aabutan yung mga ganyang klase ng nanunungkulan sa bayan kung wala namang ginagawa? Paano mo ihinga ng tulong niya kung hindi naman marunong magbigay ng tulong? Eh kung yung kakausapin mo lang, hindi mo nga makausap, ihinga mo pa ng tulong. Ayun, hindi mo nga, yung kausapin mo lang, hindi mo makausap, ha? Eh, yung pang humingi ka ng tulong, lalo na. O, diba, mga kaisyo ng bayan? Kaya, mga kaisyo ng bayan, kapag katatandaan ninyo, ngayon po ng panahon ng malapit na naman po ang eleksyon, ha? At baka po meron kayong survey, ha? Gusto nyo malaman, iparating kung sino po yung inyong napupuso sa inyong lugar, ha? Eh, panahon na po ngayon, ha? Panahon na po ng eleksyon. Malapit na pong mag-eleksyon. Malapit na naman po ang sinasabing national eleksyon. Ay, sana po, mga kaisyo ng bayan, piliin po ninyo, ha? Piliin yung mabuti. Yung lahat ng inyong inulukluk sa pwesto. Kayo po ba ay nagutom nitong panahon ng pandemya? Eh, bakit po ibabalik ninyo sa pwesto yung mga tao na yan? Ay, nakikinabag lang yan yung mga dati pang niyang mga tauhan. Eh, ganyan po ang politika, eh. Hanggat niya po yung naka-pwesto, yung po mga tao niya, yung po ang nakikinabag hanggang matapos na po ang eleksyon.
Ayan, batiin muna natin ang ating kasamahan sa Broadstream Cash Communicators. Ang aming Vice President, na napakaganda lalaki, matipuno, at napakalakas. Good afternoon po, Vice President na Ben Paipon. Ayan po, mga kaisyo ng bayan, talagang sabi nga po niya, sumabit pa kayo. Sa ibig sabihin, talagang napakalakas. Doon na meron silang mga kinokomersyal na isang napakagaling na... Ayan, mga kaisyo ng bayan. Ang totoo po niyan, mga kaisyo ng bayan. Pagka po, binalik natin sa pwesto, yung mga bulok ang sistema, huwag na po tayong umasa na may pagbabago pa po ang ating bansa. Ang ating barangay, ang ating bayan, ang ating lalawigan. Sinasabi nga po, pagka bulok, ilagay niyo sa basurahan. Huwag po niyong tangkiligin pa. Kasi mga kaisyo ng bayan, ngayon po napakaraming nag-i-interes sa gobyerno. Kasi nga po sa panahon ng pandemya, marami pong makukurakot. Wala po mga ginagawa yan, kundi mga makurakot lamang sa gobyerno. Gusto nyo, i-mention ko na. Kung sino yung mga tao na yan, wala naman talagang bilang. Palibasa, kaya may mga tao pa siya, malalakas sila sa mga manakaupo sa taas. Ngayon po, subukan ninyo naging panahon ng pandemya kung kayo po ay manalo pa. Dahil natuto na po ang mga Pilipino. Kasi dati po noon, ang mga Pilipino, mabigyan mula na kaunti. Kahit 6 taon o 3 taon silang magsakripisyo sa paghihirap. Basta ang importante, nabigyan mo lang sila kahit 1 kilong bigas. Pero ngayon po, tandaan ninyo, mga kaisyo ng bayan, wala na pong ibabalik sa pwesto, ha? Baka sabihin nyo, Mr. Gerry Acuno Romantico, yung ba sinasabi mo, totoo na wala nang babalik na mga politikong luma? Siguro po, yung mga luma talagang may ginawa. Pero ngayon po, sinasabi ko sa inyo, mga kaisyo ng bayan, pagka po binilok-lok ninyong muli, yung mga incumbent na mga bulok naman, na mawala naman pakinabang, kumbaga basura na, pipilitin yung pulutin, nasa sa inyo na po yan. Kayo na po ang gumawa ng inyong hukay. Sabi ko nga, dapat ngayon maging practical na po tayo. Kung tayo po ay nagutom nitong panahon ng pandemya ng 2 taon, kung meron pa pong kung yan po ay 6 na taon, 4 na taon pa po tayo magsasakripisyo. Kung ang pandemya po ng COVID na variant ay tatagal pa po, sigurado pong titirik po ang mata ninyo at sigurado pong magugutom kayo. Kung ibabalik pa po ninyo sa pwesto yung mga taong bulok ang sistema. Napakarami po niyan, mga kaisyo ng bayan, ha? Dito nga sa programang ito, gusto rito, pupurihin lang natin. Bihira po tayo magsalita ng ganyan. Kahit po alam natin na mga kabulastugan lamang ang ginagawa ng mga politikong napupuntahan natin, nagpipikit mata na lang po tayo. Pero yung sambayan ng Pilipino na ang kanilang niloloko, hindi po pumapayag tayo. Kailangan na po natin ipaalam sa mamamayan na nakabuo yung mga kabulastugan ng mga taong ito. Sasabihin ko po sa inyo sa mga susunod na araw na ating programa kung sino po yung mga barangay, sino po yung mga mayor na yan, sino po yung mga congressman at gobernador, sino po yung mga congressman, ha? At saka sinasabi ko yung mga kasagwat. Yung mga sinasabi ko, mga kaisyo ng bayan, number one na po yan sa mga kupitan. Marami pong ganyan sa mga kupitan. Kaya mga kaisyo ng bayan, tandaan po ninyo, marami po ngayong hindi na makababalik na mga incumbent. Saka yung mga luma natin na talagang dating naupo, na talagang namang may ginagawa sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno, pag-isipan po natin silang ibalik at ipuwesto. Mas maganda po kung sino yung makikita nating bago na nararapat, na alam natin makatutulong, na turuan natin, huwag lang natin turuan magnakaw,
Eh, itong mga naka-incumbent na to, matagal na itong mga nagnanakaw, ha? Matagal na itong maraming mga nakurakot, eh, walang ginawa kundi magpayaman. Eh, dapat po tigilan na natin. Eh, bakit sila makikipagpilitan na sila yung manalo muli? Ibig sabihin, meron talaga silang gustong balikan, o may gusto pa silang, o meron pang kulang. O baka gusto nilang malahat na yung makuha. Tama po ba ako, Vice President Tata Ben Paipon? Ang magaling na broadcaster commentator, ha? Si Tata Ben, kasama natin na sa ating programang sa ating platform ng BSCC, Broad Streamcast Communicators. At syempre, ang ating presidenteng si Antonio Salaw, binabati natin ang magandang tanghali at lahat ng ating mga kasama sa BSCC, ha? Sa platform ng BSCC, ha? Yung ating mga kasamahan dyan sa Broad Streamcast Communicator, binabati natin nang magandang hapon! Ay, hindi ko na po kayo isa-isahin para walang magtampo. Si Tata Ben lang kasi nag-mensahe sa ating programa. Kaya na-mention po natin siya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po ang ating BSCC. At i-follow po ninyo ako o i-subscribe doon sa aming platform ng BSCC. Magandang hapon at mabuhay po sa inyong lahat. Ang inyong lingkod, Mr. Gerry Acuno, ay muli magbabalik sa araw ng Sabado. Bye-bye!